Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Naisipan ko pong magpadala ng sulat at ibahagi rin sana ang isang kasindak-sindak na karanasang hindi ko po malilimutan sa tanang buhay ko. Kuya Barry, ako nga po pala si Melissa. 9 gulang pa lamang po ako noong maghiwalay sina Mama at Papa dahil umibig si Mama sa isang mayamang lalaki at sumama na rito. Iniwan namin si Papa na mag-isa sa probinsya ng Antique at kami naman ni Mama ay namuhay sa Maynila sa piling ng bago niyang kinakasama. Ang totoo nga po'y mas gusto kong manatili sa poder ng Papa ko, pero bata pa lang po ako noon na walang lakas ng loob na magpahayag ng aking sariling desisyon. Gayunpaman, kahit papaano po, nagustuhan ko na rin sa Maynila kinalaunan dahil marangya ang naging buhay ko roon kaysa sa dating buhay namin sa probinsya. Manager po kasi ang aking amain sa isa pong sikat na branch na fast food chain sa isang syudad dito sa Maynila. Hindi ko na lang po sasabihin ang espesipikong pangalan ng lugar. Nagkakilala po sila ni Mama noong bumisita siya sa Antique upang dumalo sa kasal ng kanyang pinsan na dating kaklase ni Mama sa high school. Imbitado rin kasi noon si Mama at ang kwento sa akin ni Mama, sa unang beses pa lang umanong magtagpo ang kanilang mga mata, ay hinangaan niya na agad si Uncle Virgil, ang aking amain. Hindi ko po siya tinatawag na papa, tatay, o kung ano pa mang madalas na tawag ng mga anak sa kanilang ama. Nauunawaan naman po ni Uncle Virgil na mas lamang pa rin si Papa kung titimbangin ang parehong halaga ng pagmamahal ko sa kanilang dalawa. Madalas ko na lamang makausap si Papa sa telepono magmula noong magkalayo kami. Dumaan ang maraming okasyon na hindi ko siya kapiling dahil palaging tumatanggi si Mama sa tuwing iminumungkahi kong umuwi kami ng probinsya para bisitahin naman si Papa. Ayaw niya raw na magpakita kay Papa kaya hindi niya ako masasamahan. Nung bata pa po ako, ang palagi kong hiling ay tumungtong na agad ako ng hustong edad at matutong bumiyahe ng mag-isa para hindi ko na kailangang pilitin pa si Mama na samahan akong bisitahin si Papa doon nga sa Antique. Kaya naman, noong naabot ko ang legalidad at kahit papaano'y marunong ng bumiyahe sa malayo, nagpaalam po ako kay Mama at kay Uncle Virgil na uuwi muna ako ng Antique upang samahan si Papa na ipagdiwang ang kaarawan nito. Binigyan naman po nila ako ng permiso, bagamat bakas ang lungkot sa ekspresyon ng mukha ni Uncle Virgil dahil hinahanap-hanap ko pa rin ang presensya ni Papa. Ilang taon na rin po mula ng huli kong makausap si Papa sa telepono, siguro yung mga 10 gulang na ako nun. Pagkatapos ay hindi na ulit tumawag si Papa sa telepono. Hindi niya rin sinasagot ang mga tawag ko. Di hindi nga po alam ni Papa na uuwi ako noon sa probinsya. Ang pala ko po talaga'y sorpresahin siya. Bumili ako ng maraming pasalubong at maraming damit katulad ng mga polo na paboritong suotin ni Papa dati. Hindi ko na po makilala ang karamihan sa mga naninirahan sa baryo kung saan kami ni Mama dati naninirahan kasama si Papa. Pansin ko po ang mariing mga pagtitig nila sa akin nang madaanan ko ang mga tao roon habang inaalala ko kung saan nga ba banda yung bahay namin dahil maraming bagong mga bahay po ang nakatayo. Siguro ay iniisip nila kung sino ang ipinunta ko roon. Dumaan po ako sa isang eskinita hanggang sa wakas. Natuntun ko na rin yung dating bahay namin.
wala naman pong masyadong ipinagbago ang hitsura nito. Kulay asul pa rin yung maliit na gate namin na abot lang hanggang bewang at hakbangan mo nga lang ay pwede ka nang makapasok. Hindi pa rin po nabubura sa pintuan namin gawa sa manipis na kahoy yung mga drawings ko noong bata pa lang po ako gamit ang Crayola. At kinakalawang pa rin ang bubungan namin na gawa lamang sa yero. Inilapag ko sa isang upuan sa may sala yung mga bitbit kong pagkain katulad ng cake at tig isang box ng pizza at donut. Bumuntong hininga po muna ako ng dalawang beses bago ako kumatok. Binaha po ng napakaraming katanungan ang isip ko katulad ng kamusta na kaya si Papa? Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Galit ba siya sa akin dahil sumama ako kay Mama at kay Uncle Virgil? At bakit hindi na siya nag-abala pang tawagan ako? Dinig na dinig ko po ang napakalakas na pagkabog ng aking dibdib nang marinig ko ang mahinang pagpihit sa busol ng pintuan mula sa loob. Bumukas ang pintuan at tumambad sa aking mga mata ang isang lalaking may kahabaan ang buhok na abot hanggang balikat. Makapal na bigote at balbas at may kapayatan ang katawan. Mangiyak-nyak po akong niyakap si Papa habang ito na may nagulat sa bigla kong inasal at parang kinikilala pa kung sino ang babaeng kanyang nasa harapan. Kuya Barry, napakalaki po ng ipinagbago ni Papa. Noong bago kami magkahiwalay, napakalusog ng kanyang pangangatawan. Malinis din ang kanyang mukha at kaaya-aya ang kanyang itsura. Ngunit naiintindihan ko naman po kung bakit ganoon na lamang ang naging kalagayan niya. Kung hindi lamang sana ako sumama noon kay Mama. Papa, Pa, ako po ito, si Ming Ming. Pagpapakilala ko sa aking sariling ama gamit ang palayaw na binansag niya sa akin noong bata pa lamang po ako dahil ang mga mata ko raw ay parang sa pusa. Napapatitig siya simula ulo hanggang paa na parabang isinasailalim niya ako sa isang pagsisiyasat. Maya-maya pa'y ngingiti ito ng bahagya ngunit hindi mababakas ang labis na pagkagalak sa reaksyon nito. Ah, ikaw na pala yan, anak. Pasensya ka na at hindi kita kaagad nakilala eh. Ang tagal mo kasing nawala eh. Tila ba dinurog ang puso ko sa 1,000 piraso nang marinig ang winikang iyon ni Papa. Ramdam na ramdam ko, Kuya Barry, ang pangungulila sa tono ng kanyang boses. Nais ko pong magpaliwanag at ipahayag ang labis ko rin noong pangungulila sa kanya noong hindi na niya ako sinubukan pang tawagan sa telepono at kamustahin man lang. Ngunit pinili ko na lamang pong manahimik na lang muna. Humingi po ako ng tawad sa aking ama sa pag-iwan namin sa kanya ni Mama noon. Binati ko rin ito ng maligayang kaarawan at sinabi kong para sa kanya ang mga dinala kong pagkain. Dagdag ko pa'y bumili ako ng maraming polo bilang regalo ko po sa kanya. Hindi naman ito tumugon at sinabihan lang akong pumasok na sa bahay upang ilapag sa loob ang daladala kong mga gamit at pagkain. Noong tuluyan na po akong makapasok sa loob, namangha ako sa mga bagong gamit na nakadesenyo dito. Wala po ang mga ituroon bago ako huling umalis dito sa bahay. Mayroon nga pong parang estatwa ng isang kwago ang nakapatong sa tuktok ng aparador. Habang sinisindihan ang kandila ng cake, ay tinanong ko si Papa kung para saan iyong estatwa ng kwago.
Ang sabi naman niya'y naengganyo lamang daw siyang bilhin ito nang minsang maisipan niyang pumasyal sa isang pamilihan ng mga antigong gamit o antique shop. Nang masindihan ko na nga po ang kandila, sinabihan ko si Papa na magbitaw na ng kanyang hiling para sa kanyang kaarawan. Ang tanging hiling niya lang daw ay huwag ko na siyang iwanang mag-isa. Kahit pa mababakas pa rin ang sama ng loob sa mga ikinikilos ni Papa, nagpasalamat pa rin siya sa akin at binigyan ako ng mahigpit na yakap. Kinagabihan po, bago matulog sa aking silid na puno ng mga laruan at gamit ko noong nag-aaral pa lamang ako sa elementarya, lumapit ako kay Papa na nagkakapiroon sa may balkonahe. Tinanong ko po siya kung bakit hindi na siya tumawag ulit isang taon ang lumipas mula nang pumunta ako ng Maynila. Ang tugon naman niya po ay naging abala daw siya sa ibang bagay. Ngumiti na lamang po ako at hindi na ako nagbitaw pa ng maraming tanong. Bagkus, nagkwento na lamang ako ng mga bagay na nangyari sa akin na hindi niya nagawang masaksihan. Malugod naman pong nakinig si Papa. Humingi rin siya ng tawad dahil anya, nagkulang siya bilang asawa't ama at pangako niya raw na babawi daw siya sa akin at ipaparanas ang buhay prinsesa na hindi niya naibigay noong bata pa lamang po ako. Ang sabi ko naman po ay kami ni Mama ang dapat humingi ng tawad dahil iniwan namin siyang mag-isa dahil lamang sa hirap ng buhay. Noong sumunod na araw, dalawang lalaki po ang maagang tumungo sa bahay namin. Makulimlim po ang paligid noon dahil magbubukang liwayway pa lamang po. Sakto namang mahimbing na natutulog pa noon si Papa sa kanyang silid, kaya't ako ang nagbukas ng pintuan nang kumatok ang dalawang lalaki. Natakot po ako dahil pareho silang nakasuot ng itim na balabal at akala ko'y mga multo. Ngunit nawala rin naman po ang aking pangamba nang magsalita sila sa malamlam na tono at ang sabi ay hinahanap nga po si Papa. Ipinagkibit-balikat ko na lamang po ang aking pagtataka kung bakit madaling araw ay may naghahanap kay Papa kaya't kinatok ko ang kanyang silid. Agad naman pong lumabas si Papa at kinuha ang nakasabit na itim na balabal sa may bintana. Pagkatapos noon ay nagpaalam si Papa sa akin at sumama roon sa dalawang lalaki. Ganoon po ang naging cycle ng buhay namin. May dalawang lalaking nakasuot ng itim na balabal ang tutungo sa bahay ng madaling araw. Tapos po aalis silang kasama na si Papa. Pagkatapos ay hapon na itong makakabalik. Noong minsang tinanong ko po si Papa kung sino-sino ang mga lalaking iyon at kung ano ang pakay nila sa kanya. Ang tugon niya po ay miyembro umano sila ng isang relihiyosong organisasyon at nagsisimula ang pagpupulong ng bawat miyembro kada madaling araw. Naku, napaagandang bata pa naman ni Cecil tapos mawawala lamang ng maaga. Ay, hindi ko lubos maisip kung gaano kasakit ito para kay Kumaring Maria at Kumpareng Rigor. At may nakapagsabing may posibilidad daw na aswang ang nasa likod ng krimeng iyon. Dinig kong usap-usapan ng mga ginang sa amin nang minsang tumungo po ako sa isang tindahan upang bumili ng Ricardo sa adobo na paboritong ulam ni Papa. Dala ng aking kuryosidad, nakisawsaw po ako sa usapan nila at nagtanong kung anong nangyari sa sinasabi nilang si Cecil na sa pagkakaalala ko po ay kaklasiko noong grade 2. Hindi ko naman po ito malapit na kaibigan noong bata ako kaya't wala akong masyadong maalala tungkol sa kanya.
Ang sagot po ng isa sa mga ginang ay natagpuan daw si Cecil sa tabi ng kalsada na wala ng buhay at wakwak ang katawan noong alas 4 ng madaling araw nang minsang may dumaang tricycle driver na maagang bumiyahe. Base umano sa pagiging sariwa ng mga sugat sa katawan ni Cecil, nasa isang oras pa lamang daw itong pinatay mula nang matagpuan ito nung sinasabing tricycle driver. Ngunit sa kasamaang palad, walang nakasaksi sa pagpatay kay Cecil. Ikinuwento ko po kay Papa ang tungkol kay Cecil at tinanong ko rin siya kung nangyari bang nasaksihan niya ang insidenteng iyon dahil palagi naman siyang lumalabas ng madaling araw. Ang sabi naman po niya ay wala raw siyang ideya sa nangyari kay Cecil. Sa sumunod na araw, isang parehong insidente po ang naiulat sa baryo. Si Ana, 17 taong gulang na dati kong kalaro naman, natagpuan naman daw sa kakahuyan na walang buhay at napakaraming sugat sa katawan. Noong minsang kamustahin ako ni na Mama at Uncle Verhill sa telepono ukol sa aking kalagayan sa Antique, inilihim ko po ang tungkol sa mga insidente sa baryo na nababalitaan ko dahil ayaw ko nang mangamba pa sila at baka pauwiin pa ako ng maaga sa Maynila. Gustong-gusto ko pa pong makasama si Papa sa kabila ng takot at pangamba na bumabalot sa baryo. Nagsunuran po ang mga balitang naiulat sa baryo at nagkataon pang ang lahat ng mga binibiktima ay dalaga na 16 hanggang 20 anyos. Pinayuhan ng mga tauhan sa baryo ang lahat ng dalaga na kung maaari ay magpasama sila sa tatay o kapatid na lalaki kung papasok sa eskwelahan at kung wala naman daw umanong importanteng pakay, ay huwag nang lumabas ng bahay, lalo na tuwing gabi kung kailan mas madaling gawin ang pagsalakay sa mga biktima. Mayroon din pong mga haka-hakang nabubuo na aswang di umano ang may kagagawan ng mga insidente. Hanggang sa isang araw ay isang revelasyon ang ibinunyag ng dalagang si Mila sa mga tauhan sa baryo. Base sa mga sabi-sabi na nakalap ko po, ang sabi raw ni Mila ay nang minsang tinahak niya ang daan noong alas 6 ng hapon pa uwi ng bahay nila, isang lalaki umano ang nakasuot ng purong itim na damit ang sumulpot at agad na tinakpan ang kanyang bibig ng isang panyo na may nakakahilong amoy. Sakto raw po kasing nakaalitan niya ang tatay niya na magsusundo sana sa kanya noon dahil umano sa pagkakaroon niya ng bagsak na grado sa marka. Malas pang walang tao noon at malalapit na bahay sa daan kaya't walang sumaklolo. Ngunit sa kabutihang palad ay mula sa kalayuan, nakita niya ang tatay niya na noong araw na iyon ay nagpasyang sunduin ang kanyang anak sa kabila ng kanilang alitan dahil gabi ng araw at hindi pa ito umuuwi. Agad daw ito umanong tumakbo papalapit at nakipagsagupaan sa lalaking nakaitim na balabal. Subalit nakatakas daw ang lalaki hanggang sa hindi na ito nahagilap. Hindi raw pamilyar ang lalaki at hindi raw iyon tagaroon sa baryo. Ang paglalarawan pa ng tatay ni Mila ay mayroon umanong marka ng kuwago ang lalaki sa batok nito. Bigla ko pong naalala ang estatwa ng kuwagong nakadisenyo sa loob ng bahay namin. Pero ang paliwanag naman ni tatay ay nabili niya iyon sa isang antique shop. Walang ibang ibig sabihin. Hanggang sa isang araw po, kumatok ulit ang dalawang lalaking ipinakilala sa akin ni Papa bilang mga kasapi niya sa isang relihiyosong organisasyon sa bahay namin, ngunit
hindi po bukang liwayway sila dumating katulad ng nakasanayan. Hapon po noon at wala si Papa sa bahay dahil nga anya, dumalo siya sa simbahan. Napag-alaman ko pong yung dalawang lalaki ang kumatok sa may pintuan nang sumilip ako sa may bintana at ganoon na lamang po ang aking pagtataka dahil hindi ba dapat naroon sila sa simbahan sa mga oras na iyon? Subalit dahil tiwala naman po ako sapagkat kasamahan naman to ni Papa, pinagbuksan ko sila ng pintuan at doon nagsimula ang isang pangyayaring hindi ko inaasahang aking dadanasin. Tinakpan nila ang aking bibig gamit ang panyo na may kakaibang amoy dahilan upang mawalan po ako ng malay. Pagkising ko po'y hindi ko na alam ang lugar kung nasaan ako. Basta ang naaalala ko na lamang ay nakahiga ako sa isang itim na kama at nang iminulat ko po ang aking mga mata, nadiskubre kong pinalilibutan ako ng mga nakaitim na balabal at nakasuot ng itim na mahabat maluluwang na damit. May lalaki at babae at lahat sila'y nasa edad siguro po'y 30 pataas kung tatantyahin ko. Nang bahagya akong bumangon sa kama, lahat sila'y nagsiluhod na parabang ako'y sinasamba. Kung ilalarawan ko po ang silid na aking kilalalagyan, Kuya Barry, ito'y purong puti. Walang masyadong may gamit sa loob at ang pinaka kapansin-pansin po ay ang estatwa ng kuwago sa bawat sulok na katulad noong estatwang nakalagay sa tuktok ng aparador sa bahay namin. Sinubukan ko pong tumakas, ngunit lahat sila'y biglang tumayo at hinawakan ako sa magkabilang braso. Hindi sila umiimik at seryoso ang kanilang mga mukha. Yung dalawang lalaking laging kumakatok sa bahay po namin ay naroon din po, pero hindi ko po natagpuan sa loob si Papa. Pilit na dinala ako ng dalawang lalaki sa isa pang silid at doon pinaupo sa isang silya at itinali ang mga kamay ko sa likod nito. Nagpupumiglas po ako at paulit-ulit silang tinanong kung ano ang pakay nila sa akin, ngunit wala pong sumasagot. Pagkatapos, pinainom nila ako ng isang malagkit na pulang likido at napakasangsang ng amoy. Natitiyak ko pong dugo yun. At dahil nga nakatali ang aking mga kamay, hindi ako makapagpumiglas at napilitang inumin na lamang ang dugo. Maya-maya'y inalis din nila ang kanilang mga balabal at napag-alaman kong lahat sila'y may marka ng kuwago sa kanilang mga batok katulad ng paglalarawan ng tatay ni Mila sa lalaking minsang sumubok na biktimahin ang anak nito. Doon ko po nadiskubring sila ang may kagagawan ng mga pagkamatay ng mga dalaga sa baryo. Ngunit ano ang kanilang dahilan? Pagkatapos nilang ipainom sa akin ang dugo, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na mahabang damit din at itim na balabal na ikinukubli ang kanyang mukha, kaya't di ko mailarawan kaagad ang itsura nito. Yumuko ang dalawang lalaking nagdala sa akin sa silid na iyon na tila ba pagbibigay respeto roon sa lalaking pumasok. Sumenyas ang lalaking kapapasok lamang doon sa dalawang lalaking nagpainom sa akin ng dugo. Pagkatapos ay lumabas na ang mga ito ng silid na iyon. Naiwan kaming dalawa ng lalaking sa pakuwari ko'y leader nilang lahat at saka nito inalis ang balabal niyang suot. Pasensya na kung natakot ka namin anak ha, pero hindi ka namin sasaktan. Sasambahin nila tayo anak. Ituturing ka nilang parang prinsesa.
Hindi ba't nangako akong gagawin kitang prinsesa, anak? Halos mawalan ako ng malay nang matuklasan kong si Papa ang may pakana ng lahat. Pagsisinungaling lamang pala iyong sabi niyang miyembro sila ng isang relyosong organisasyon. Umiyak po talaga ako sa harapan ng aking ama at nakikiusap na pakawalan na niya ako't pauwi na ng Maynila. Ang tugon niya naman po'y hindi raw po pwede. Habang buhay na raw naming magkasamang pamamahalaan ang kultong binuo niya. Tanging ako lamang daw ang dalagang nararapat na sasambahin ng lahat kaya't pinaslang ng kanyang mga miyembro ang bawat dalaga sa aming lugar maliban sa akin. Pinainom din sa akin ang dugo ng mga ito upang mapanatili ko raw ang aking pagkabata. Sasambahin daw kami ng kanyang mga miyembro. Subalit, kailangan ko raw munang maipakasal sa kanya bilang simbolo ng pagduduktong ng aming mga buhay. Hindi ako makapaniwala sa mga inusal ni Papa. Wala na po siya sa kanyang katinuan. Inalis niya po ang taling nakagapo sa akin gamit ang kutsilyo pagkatapos ay inatasan ang dalawa niyang babaeng kasamahan na bihisan ako ng damit ng pangkasal. Umalis siya sa silid at naghabilin pang tiyakin daw na maging kaaya-aya ang aking hitsura para sa aming kasal. Patuloy pa rin po ako sa pag-iyak habang binibihisan ako noong dalawang babaeng nakasuot din ng itim na balabal. Hindi sila umiimik na para bang isang batas sa kanila ang hindi pagsasalita sa loob ng kanilang kuta maliban sa kanilang leader. Iyak lang ako ng iyak at hindi alam ang gagawin. Ngunit sa kabutiang palad, Kuya Barry, nakahanap ako ng tiyempo na manlaban gamit ang kutsilyong iniwan lamang ni Papa sa lapag pagkatapos putulin ang taling iginapos sa akin gamit ito. Hindi ko alam at ako'y nagtataka kung bakit noong tinuto ko sa kanila ang kutsilyo ay hindi man lang sila sumigaw. Parang bawal po siguro talaga sa kanila ang magdulot ng ingay. Tumaan ako sa bintana ng silid at sa kabutihang palad nagkasya ako sa butas nito. Dali-dali akong tumakbo papalayo at hinanap ang daan palayo sa lugar na iyon. Takbo lang ako ng takbo. Tinitingnan ko ang bawat kalye. Lahat ng makasalubong ko ay nagtataka kung ako ba'y baliw at ako'y nagtatatakbo habang umiiyak. Hanggang sa napadpad ako sa isang tindahan at tinanong ko kung saan ang police station. Agad namang itinuro sa akin ng tindera at dali-dali akong tumakbo papalayo at tumungo na sa mga pulis. Isinumbong ko ang engkwentro sa kulto at ang tungkol sa pagiging leader ng aking ama. Hindi ko man po lubos na mapagbuntunan ng galit si Papa dahil batid kong wala lamang siya sa katinuan kaya niya nagawa ang lahat. Pinili ko pa rin pong isiwalat siya sa otoridad para na rin mabigyan ng hustisya ang lahat ng dalagang kinitila nila ng buhay ng mga kasapi niya sa kulto. Agad namang umaksyon ang mga pulis at tinungo ang lugar na sinabi ko. Dumaan daw sila sa likod upang doon nila hulihin. Pagpasok nila sa gate ay umalingasaw daw ang napakabahong amoy. Doon tumambad ang kawakawaling lamang loob ng tao. Napamura pa nga ang mga pulis dahil hindi daw ito gawain ng matinong tao. Aswang lang daw ang pwedeng gumawa ng karumal-dumal na gawaing iyon.
kitang-kita pa daw nila sa mga nagluluto kung papaano tikman ang mga kumukulong lamang loob ng tao at tila sarap na tinitikman nito. Mas lalo silang naniwala na mga aswang ang mga taong ito. Gumili daw ang mga pulis at mayroon daw silang nakitang isang bakal na gate. Pagpasok nila doon sa bakal na gate na iyon, doon nila narinig ang mga pag-angil ng parang mga malalaking aso. Napakarami daw nito na tila alam na naroroon sila. Bahagya silang napaatras dahil tumambad sa kanila ang mga nakaitim na damit na bigla na lamang daw nagpalit ng kanilang mga anyo. Nagsidipahan daw ito at nagsiunat. Lumabas sila sa itim na damit at bigla na lamang naging mga malalaking aso. Doon na nataranta daw ang mga pulis at agad nilang nilisan ang lugar na iyon. Pagbalik po ng mga pulis sa police station ay nagsagawa sila ng plano. Kinailangan na nila ang tulong ng mga taga-barangay. Nagkataon naman na nandoon ang barangay captain na si Tito Nelson. Siya po ay ang kapatid ng aking mama. Nagplano sila kasama ang mga pulis at bumuo ng plano kung papaano pupuksain ang kulto ng mga aswang. Doon pa lang ako natauhan, Kuya Barry. Napagtanto ko na hindi na tao ang dating kinikilala kong ama. Isa na siyang ganap na halimaw. Isa na siyang ganap na aswang. Napakrus na lang po ako at ipinagpasa Diyos ko na lamang kung anuman ang mangyayari sa plano ng mga pulis. Nakonsensya pa nga ako dahil sana hindi ko na lang sinumbong si Papa. Nung araw ding iyon, pinaligiran nila ang lugar kung saan naroroon ang kulto ng mga aswang. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at binuhusan nila ng gaas ang buong lugar. Mabilis na lumayab at tinupok ng apoy ang buong bahay at wala kang maririnig daw kung hindi ang malalakas na hiyawan at pag-angil na tila nasasaktan ang mga nasa loob. Wala na akong nagawa, Kuya Barry, kung hindi ang umiyak na lamang at ipagdasal ang kaluluwa ng aking ama. Alam kong wala na si Papa. Wala na rin ang salot sa aming bayan. Matapos po maganap ang malaking sunog, inilibing ng mga taga-barangay ang mga labi ng mga taong naging aswang sa sementeryo ng bayan. Ang ipinagtataka ko lamang, Kuya Barry, ay kung papaano naging aswang ang aking ama matapos namin siyang iwanan. Marami po ang mga katanungang biglang gumulo sa isipan ko. Kung hindi namin siguro iniwan si Papa, hindi siya magkakaganoon. Talaga pong nakukonsensya ako, lalong-lalo na po ngayon na nasa tamang edad na ako at nasa tamang pag-iisip. Kung maibabalik ko lamang po ang nakaraan, ay talaga pong hinding-hindi ko talaga iiwanan ang aking ama. Sa aking pag-uwi sa Maynila, Kuya Barry, daladala ko ang bigat at hinagpis na iniwan sa akin ng pagbabakasyon ko sa Antique. Isa pong kasaysayan sa aking buhay ang hinding-hindi ko na po malilimutan. Papa, kung nasaan ka man, sana po ay mapatawad mo ako. Dahil ako na iyong anak ang nagwakas ng iyong buhay. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mabasa niyo po ito sa mga darating na araw.
more power po sa Ang Sundo Horror Stories. And God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Melissa. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.